Hello mga kabayan, magandang umaga sa inyo lahat. Ano ko ba ang bisahan? Pati sa pagbablog na, zero knowledge ako eh. Yesterday was my saddest day in my life. Due to I lost my son, Lloyd. Cafe Cadena. I was shocked when I was on duty, my daughter in Dubai calling me around 9 o'clock in the morning, and she told me, Papa, wala na si Lloyd. Never. Ayer tama kapit na kita muli. Lord Allah, forgive all the sins of my son Lloyd and the entire sins of my family. Alam ko na sa inyo na siyang karyan ngayon. Mahilo ko ah. Sandal mo na ko eh. Ang hirap tanggapin ng isang ama na mawalan ka ng anak. Sobrang hirap dinanas sa mga anak. Ginapang namin sa anak nilang ina mula maliit sa hirap. Kahit papano nakain sa anak tatlong bihis sa araw. Balik kami yung magulan na wala di kumakain para lang sa mga anak. Yakusa na yun, yakusa. Walang kain kain eh. Isang saging nga lang busog na ako eh. Makita ko lang mga anak ko na hindi naguguto. Sarap palalaanin yung mga bagay na ngayon ang mga oh Lord Allah, give me more strength. Parang nawalan ako ng lakas kapon mga kabayan nung marinig ko nung sinabi ng anak ko sa Dubai. Panganay namin yun eh, panganay ng anak ko, Papa, wala na si Lloyd. Talagang nagulat ako na hindi ko maintindihan nga maybe 2 to 3 minutes or more. Tulala ako eh. Nakasuti kasama ako sa planta. Kaya palang parang tumatayo yung balahibo ko, tumawag ng anak. Parang iba something eh. Parang may something sa paligid ko. Tapos ihagulo ng gagulo ang anak ko. Halagang iyak ng iyak. Parang yung mama niya pag nag-iyak eh. Talagang sayang bata, yung batang bata pa eh. Hindi pa niya natupad yung mga pangarap niya eh. Dahil itong pangarap sa buhay niya eh. Biling ko naman doon sa anak ko na yun eh. Huwag pabayaan ng mga kapatid niya. Thank you sa kumawala ko sa mundong ito dahil dead na ako. Tsaka yun nga, nag-positive nga ako nung nakaraan. Yung sawa ng ni Allah yun.
gumaling ako. Wala naman kasi akong maintenance, wala akong kahit anong iniinom. Maliba lang doon sa binigay sa akin ng doktor nung magpa-check up ako. So, yun ang billing ko sa anak ko na, pabayaan mga kapatid mo. Talangin ta kayo. Tapos yun kayo yung mama nila. Kaya may edad na rin yun, mas matanda sa akin yun. Ako walang problema sa akin. Dahil kahit ako yung uwi doon sa akin, probinsya sa Leyte. Kahit magsaka ako muli, kung magtanim ng kamote, malinghoy, sa agabi. Sanay na ako doon eh. Sinilang akong ganun eh. Mahirap na eh. Sa mga anak ko, ayaw kong maranasan rin naranasan ko. Ayaw kong kumain sila lang talagang mag-uulam sila ng mantika at asin. Ayaw kong maranasan ko nila yun. Kahit paghirap kami sa Manila, at least nakakain sila na 3 beses ang araw. Nahigapang namin sila ng aking asawa na kahit paano. Siyempre, gipit, tipid. O, di ko kalahin na maagas ang kinuha ni Allah. So, mga kabayan, huwag na kayo magtanong kung anong dahilan ng pagkapanilo. Manood na lang kayo ng YouTube, balita, mas maya news. Kailangan nyo na lang yung privacy namin yung pamilya. Ang vlog ko na ito, gusto ko lang parating sa mga kamag-anakan ko na I miss Lloyd Cafe Cadena. I miss too much. Talagang na-miss ko siya. Hindi ko na siya makita muli. Umuwi man ako. Hindi rin pwede dahil ang aking passport on process for visa renewing. Wala sa akin yung passport ko. At saka kung uwi man ako, dapat ka, hindi ko na pinarenew pala yun. Kung alam ko lang ang mangyayari, dahil pwede pa akong umuwi. October 1 pa ang ano ko eh. Expired ng aking visa, so pwede pa akong umuwi. Dapat nun. So lang, na-renew ako eh. Talagang wala din sa timing ang pagka-renew ng aking visa. Pero siguro, yun ang tinadhana sa akin. So, di ako makauwi. Dahil pag-uwi ko, eh, quarantine akong 14 days. Di rin ako makaalis-alis doon dahil nga, bawal namang yung mga senior citizen katulad ko. So, useless din. So, di ko na rin maabutan si Lloyd. At tinatawagan ko kahapon yung kapatid niya. Hindi ko makontak, yung mama niya nakausap. Yung nga, malungkot na di mawari na. Talagang ano, nanghihina ako eh. Hindi ako nakakain kagabi. Ngayon lang ako kumain umaga. Dahil nga, ayaw kong buksan yung aking messenger. Nung bukas ako ng internet, puro balita tungkol kay Lloyd. Mutululuha ko eh. Ang sakit, napakasakit talaga. Yung words niya na, Papa, ayaw mo umuwi. Ay, kami na lang pupunta dyan. Yung nagpunta sa dito sa UAA. Doon kami nakita-kita sa anak ko sa Dubai. 2016, hindi tayo. Yun. Mayroon tumabi sa akin yun eh. So, pa, di ka kasi umuwi. Kami na lang pumunta rito. Sabi ko, anak, as paano, uuwi. Yung pamasahe ko na ano, ipunin ko na lang. Di, kasi wala kang maliit na naman swildo ko. Dami pa akong utang. So, natuwa ako doon sa pinanggit niya na talaga nagsama-sama talaga kaming lahat. Mga kapatid niya, saka yung apo ko sa Dubai. Yun. Tapos yung bakasyon ako ng opera, katapos ko ng opera, kasi meron akong cellulitis infection dito sa aking binti. Sinama kami niya sa, ayaw ko nga sanang sumama doon eh. Kasi kikirot pa yung aking opera, pero sumama na ako dahil pas na family bonding. Doon sa Boracay, doon ko naramdaman na saya pala pagkasama mga anak ko. Naya kayo, naligo sa dagat, masaya. Parang walang katapusan. Sana ako ganun. Lagi. Ayaw ko man tanggapin eh. Talaga nandiyan na yun. Pinanalangin ko na lang.
ang huling ma-message niya sa akin, nung mag-message sa messenger, eh, pag-pray ko raw siya. Sabi ko, anak, hindi mo na dapat itanong yan. Dahil araw-araw akong mag-pray. Inuuna ko kayo. 5 times a day ako nagdarasal. Una kong pinapadalangin mga anak. Lahat ng pati kasamahan ko ng loob. Eh, kasi kami pag nanalangin mga Muslim, lahat. Wala akong pinipili. Kasi bawal kang magdasal na mayroon kang sama ng loob. Kapwa, ugasan mo yan, alisin mo yan bago magsala o magdasal. Kung mayroon kang ganung masama loob sa kapwa, ay huwag ka na magdasal. Kasi hindi tatakapin niya alay mo yung panalangin. Kung mayroon kang ugalit, inggit o ano man sa kapwa, alam kung minahal mo ang iyong pamilya, kapatid, ay ganun din. Mahalin mo rin yung kapwa. Kaya hindi lang tayo niya alay na pare-parehas. So yun nga, ang message niya sa akin, pag-pray ko lang sa ang daming heart. Yun lang. Madaling araw ng Friday, yesterday, hindi na nag-reply sa akin. So, mag-message na lang ako, naiingat siya naman. Sundin na yung payo ng, kung anong payo ng doktor, ano man. Hindi, pumasok ako kasi pang araw kami kahapon eh. Around 9 o'clock, eksakto talaga, 9 o'clock. Gulat ako matumawag yung anak ko, humahagulhul. So, ano nangyari sa'yo? Ba't ka miyak? Nandiyan na pa, wala na si Lloyd. Gulat ako, talagang nanghina. Iba pala pag, ano eh, nang para kang, ano, wala, para kung may pumalo sa akin na nanginig yung tuhod ko. Tapos, lumatayo yung balihibo ko sa, parang may something sa paligid. Kinausap ko na lang, Lord, kung nandito ka sa tabi ko, ingatan mo na lang ako. Kung ano man, sama na lang ako sa'yo. Dapat nga, kung pwede lang ipalit yung buhay ko sa buhay mo eh. Kung na lang, wala na, tanda na ako. Ano pa yung buhay ko kung malungkot lang yung mga anak ko. Tama na yung naranasan kong kasiyahan nung sa edad ko na to. Masaya na ako. Kita ko lang yung masaya kayo mga anak ko. Eh, open sa akin. Mas tagal, mga ilang minuto din yun. Kasi ganun din ang naramdaman ko nung mamatay ang aking ama. Kasi sa Manila ako nun eh. Tapos parang iba feeling mo. Yung mamatay naman ang aking ina, may paru-paro. Yung pahiwatik na mamatay na yung ramdaman ko nung mamatay, mga mahal ko sa buhay. Tapos mamaya kunti, parang nakikita ko si Lloyd doon sa malapit sa makina na aking inoperitan, sa mga empty palit na nakaupo, nakaganon. Kasi pag nag-i-edit yun, nakaupo, nakaganon niya. Nagano'n siya ng mga blocks niya, nag-i-edit. Ang iniisip niya yung anong ilagay niya mga sound effects, mga background music. Lagi siyang mag-wear ng shirt. T-shirt, simple lang yun sila eh. Hindi nga namamalansa ng damit yun. So, nung umuwi ako, nakahanap ako ng plansya dahil pag nagsala ako doon sa Golden Mosque sa Quiapo, gusto ko na plansyado yung damit ko. Nagsahanap ko sa anak ko isang set. Asan yung plansya natin? Anong plansya? Wala naman ito yung plansya. Wala ito yung plansya. Namimigay si Lloyd yung plansya. Yung sinap namimigay niya. Mga rice cooker, mga electric fan. Kung anong-anong pinamimigay niya dito sa bahay natin. Tayo wala palang plansya. Hindi ka nagtira kahit isa. Hindi yan mahilig si Lloyd na plansya damit pa. Sabi nga nun ng anak ko, si Joseph. Laging sinasabi ni Lloyd sa akin pag magsala ako, lalo pag Biyernes. Pa, sama mo ako siyang panalangin na pray mo ako kay Allah. Natatouch ako sa sinabi niya kahit na hindi kami parehas ang reliyon. Kaya ako Muslim, siya Christian. Hindi ko naman sila pinipilit na mag-convert sa Islam. Eh, at least, kinakilala na niya ang aking Diyos namin na si Allah. Diyos natin lahat. So, doon ako na-touch doon sa mga binanggit sa akin.
talagang mapagmahal sa kapwa, lalo sa mga bayan namin, mga kababata niya. Magmana sa aking ama. Aking ama, ganun. Talagang, hindi siya makasarili. Hirap lang kami, pero pag mayroong nangailangan ng, di ba, gustong bumili ng kamote, kamating kahoy, kasi marami kami mga crops eh. Saging, ibinibigay na niya. Wala siyang hihingi pera. Kung may ibigay kang kapalit, gusto niya asin lang, asukal, yung ano, yung ginagamit kasi bundok kami eh. Nasa gitna ng kagubatan yung bahay namin. Christmas ako dahil kahit dito kami sa loob ng kampo, mayroon na maikot-ikot yung CID. At pag nahuli ka, malaki na multa. Kahit sa loob kami ng kampo, Christmas. Yung nga, namimigay lang yung, pinamimigay lang kay ama, di ayaw nang ibinta. Dahil anin pa yun, anin mo yung pera. Yun. Masaya na yung aking ama. Kasi talagang mahirap lang kami. Tundal ako, isinilang sa gitna ng kagubatan ng barangay Patong. Yun lang ang Serenity. Yung tinawag katabon-tabon. Tinawag katabon-tabon dahil natabunan yung bahay mo sa puro kahoy, puro dahon. Magpupula yung bahay namin doon. So yung kinalungkot ko na magang pagpanaw ni Lloyd. Lloyd, kung saan ka mo ngayon, naway masaya ka na, kasama ni Allah. Naway gabayan mo kami na iyong mama, ni mga kapatid, na makayanan namin ng mga pagsubok sa buhay. Naway maka-move on kami. Salamat anak sa mga kabutihan yung binigay sa amin. Sa iyong mga kapatid, sa iyong mga kapitbahay, sa iyong mga kabarkada, sa iyong mga tagatangkilik, followers, viewers, subscribers, napasaya mo sila. Maging ako, masaya ako anak. Bago ako matulog, pagdating ko galing trabaho, pinapanood ko yung mga vlogs mo, kahit yung lumang luma ng vlogs mo, pinapanood ko. Kasi, diba ang dating ko pag nakita kita, nangangiti, masaya. Kasi masayang ka talaga na bata pa eh, mula pa nung maliit ka pa, payat ka nung araw, maliit pa. Hindi ko talaga makalimutan yun. Pag nasa baba kami, pagkatapos ang aming merenda kami, mga alas 3 siguro yun, yung bahaw, nilagyan ko ng Milo, tinaano ko ng ano, parang ginagawa kong champurado ba. Tapos kaya nun, akit baba sa sagdana namin, akit baba. Ang bilis, energetic yung bata na yun eh. Napakabilis. So, madali mong utusan. Payat lang siya nun. Talagang, kumbaga sa ano eh, siyempre, wala sa vitamin cell. Mas suplementong araw. Masaya na kami pag mayroon akong mabiling Milo. So, napakabata mo pa, anak. Na talagang hindi ko lubos maisip na mawala kang bigla. Talagang malaking kawalan sa akin, sa mga kapatid mo na nawala ka, anak. Pinapa-uwi mo lang ako eh. Tagal mo lang bilabangin sa akin. Uwi ka na pa. Huwag ka na magtrabaho dyan. Sama-sama na tayo dito. Hindi mo lang kita nayakap, anak. Huling mong pagkakataon. Tawarin mo ako, anak, kung anong mga pagkukulang ko sa inyo. Sa inyong mga kapatid. Ako ay isang tao lamang. Tawarin mo rin ako sa mga hindi ka pag-uwi. Bawat 2 years na bakasyon. Kaya mo lang 10 years ako dito, baka ako umuwing Pilipinas eh. So, Allah bless you, anak. Naway, sorry mga kabayan, hindi ko masyadong talagang ano, sinunalin sa pagbabalak sa araw na ito. So, yun lang ang may vlog ko sa araw ito. Naway, manawaan niya ako, pamilya namin, sa aming privacy. Basta sa'yo, ginawa niya ang buhay at sa'yo namayapa na panalangin natin siya na siya'y nasa harian ni Allah at maging masaya na siya ngayon. Salamat guys, at ipirin niyo rin kami na kamove on kami mag-Karina family, coffee family. Thank you guys, bye!